Good morning, good afternoon, good evening. Welcome po sa ating channel na It's a Trap. No, ngayong araw na ito, ating pong ipropropagate or i-divide yung isa po sa mga pinaka-fast grower na Venus flytrap. Ito po ay considered as typical dahil tulad po ng Shenron, Sinagtala, PON or Princess of Negros, sila po yung mga unofficial cultivar, unregistered cultivar na pinangalanan locally, no? Sila po ay usually ay seed grown. Ito pong isa sa mga precious na typical ko. Hindi ibig sabihin na typical yan ay, no, hindi na po yan kumbaga mahalaga sa, lalo na sa mga collector at ganoon din sa mga nagpo-propagate tulad ko. Ang maano po, ang isa po sa mga mahirap hanapin, no, ay yung red cultivar, no, na mabilis dumami or lumaki. No, kasi po ang mga red cultivar pwedeng mabilis lang dumami, pero po yung bilis lumaki, no, mahirap pong makahanap po noon, lalo na kung kayo po ay outdoor grown, na most of the red cultivar ay mabagal po pagka kayo po ay outdoor, lalo na kung pulsan. Isa pong tip para po mas mabilis ang inyo pong papalaki ng mga red cultivar ay huwag nyo pong masyadong paarawan ng husto. Anong ibig sabihin nun? But sir, sa inyo, puro lahat nakapulsan, no? Ang ibig sabihin ko po doon, kung kayo po ay gusto nyo po siya na mas mabilis lumaki, ay ilagay nyo po sa shaded, no? Kahit na outdoor po yan, i-shade nyo. Ito nga lang pong mga Venus flytrap po dito, dahil hindi naman ako ganun ka kumbaga habol ko po ay yung growth nila, sila po ay pulsan, no? Kaya lang po nakapulsan po yan dahil hindi pa po ako nakakabili ng shading net, no? Ang plan ko po ay ilagyan ng shading net, pero po nakakita po ako ng ibang solution para po mas mabilisan lang lumaki. Ayun nga po ay patubuin yung mga damo-damo or lagyan po ng natural shading yung paligid po nila. Pero po hintayin ko lang po siguro, baka next week nga ay maglagay na akong shading net sa taas para po lahat po ng mga Venus flytrap and carnivorous plant po na sa taas ay shaded, no? Kahit po outdoor yan, naka-shade po sila dahil po gusto ko sila lagyan ng protection during 11 or 10 o'clock in the morning hanggang 3 p.m. no, in the afternoon, kasi po dyan yung kalakasan ng init ng sikat ng araw. So and po ito pong rosavela na to na ating i-divide ngayon ay may propagation na po ako dyan ng ilang piraso. Nag-umpisa po yan sa dalawang mother plant, which is ito po at itong nasa gilid, no? Nagtanggal po ako ng tagdalawang rhizome bawat dulo at ngayon po individual plants na po yung mga division po na yon. Actually hindi lang po isa, kaya po ngayong araw na ito i-divide na po natin yung mga small division ng rosavela para mas mabilis po silang lumaki. So ngayon po ay gagamit tayo ng pure sphagnum moss kasi nga nakatanim na siya sa pure sphagnum moss. Pagka ako po ay merong isang cultivar ng Venus flytrap at ito po ay napakahalaga po sa akin or sabihin natin medyo rare, ay nilalagay ko po sa propagation tray na puno po ng live sphagnum moss para po mas mataas po yung chance na sila po ay tumuloy at mabuhay. So papansin niyo po dito, halos po buong ay mayroong pong live sphagnum moss. So ngayon po ay atin na po silang i-divide, no? Ang i-divide natin yung mga maliliit, no? So eto, kunin natin tong una. Kita ba? Ayan. Ito po yung una na aking kinuha ay, ito po ay galing sa 2 to 3 rhizome. Ngayon po, ayan, napaka makita nyo, wait lang. Ayan. Ito po ay galing sa 2 to 3 rhizome. Hindi ko po alam kung kailan ko ito, dinibide. Pero alam ko this year lang rin to. Ayan. This year lang to. At kita nyo naman, no?
bilis lumaki. Actually, mas malaki pa sila dun sa isang taon mahigit na mga propagation ko ng maroon monster and royal red. Ito ay buwan pa lang ang lumipas, pero ito, tignan nyo, ang bilis mag-strike at dumami. Kaya po itong Rosabella, hindi ko muna binibenta kasi gusto ko muna siyang paramihin ng gusto bago ko siya i-out. Wala pa po akong napagbibentahan po nito, sa totoo lang. So ayan, ayan, ang laki na niya. Ito ay galing lang po sa palagay ko nga, 2 rhizome lang po ang galingan nito, all 3. Pero tingnan nyo naman kung ano, gano'n na po siya kalaki ngayon. Bilang outer grower po, mabilis po yan, lalo na sa mga red. So, ito namang isa ay more than one plant to sa isang, siguro hindi ko muna natatanggalin. Divide lang muna natin siya dun sa dalawa. Ito, ganda oh. Rosabella. Yung iba po, hindi masyado natutuwa sa mga typical. Meron po, meron lang akong kaibigan na ang kinokollect lang niya ay puro typical. No, ayun po yung kanyang ano, typical. Hindi man typical, basta't ano po. Locally grown, halimbawa eh, Princess of Negros, Chandron, Sinagtala. No, ayun po yung kanyang kinokollect. Mahilig siya sa typical. At siya po ay nakitraining ngayon sa Air Force. Oh, makabayan na, makadiyos pa. No? Makaibigan ko na yun. So, ito. Tanim po natin dito yung isang division. Ito ay more than one plant. Kung mapapansin nyo. Pero ano, ilalagay ko na po doon. Ayoko na siya i-divide kasi palakihin ko muna. Kaya ako nag-decide na hindi siya i-divide pa ng mas marami. Ay, hindi ko dito ilalagay pala. Wait lang. Mas marami, may magandang pwesto dito eh. Dito ko na po ilalagay siya. Sa mas maraming live sphagnumus. Kaya po ako nag-decide na hindi po siya i-divide pa ng mas maliit. Kasi po, masisira po yung kanyang, ano, yung rhizome po. No? Buong buo po kasi nakita ako. At healthy, pero mapapayat pa po. Kaya ayoko munang pagkahiwa-hiwalayin. So tatapusin ko lang po ito. Tapos mamaya naman ang ating i-divide. Malamang po maraming interested dito sa division po na ito. Pagpropagate ng werewolf spawn. Kasi po ang werewolf spawn ay medyo may kahirapan siyang i-propagate kasi nga ang papayat niya eh. Kahit po yung mga Korean Melody Shark, same propagation method po ng ano, ng werewolf. Kaya panoodin nyo kung kayo ay interested malaman kung paano i-propagate yan. So, separate video po yun ah. Ito po ang ngayon ay Rosabella lang. So, ayan. Ilagay na natin dyan. Itanim na uli natin sa maraming live sphagnumus. Doon. So, ayan. Marami po nag-aabang na itong Rosabella. Kaya kung kayo po ay gustong Rosabella, ewan ko kung mabibentahan po kayo. Try nyo lang. No? Kay Rosel Ocampo Jr. Ayan bro, pasensya na. Maraming mag-PPM sa'yo ngayon. Sa kanya po kayo bumili ng Rosabella, mas malalaki pa. Ito po sa akin ay maliliit pa, pinaparami pa po natin. So ngayon, ito naman ang kukunin natin na isang tuktok naman dito na maliliit. Ayan po, nandito po. Ito sa side na to. Ayan, ayan po yung alisin ko. At i-divide. Kung hindi kayang i-divide, ililipat ko na ng pwesto kasi walang masyadong live sphagnumus sa lugar niya. Ayan. Ayan, mukhang madi-divide natin. May mga ano na siya. More than one plant na rin to. No, buruin nyo. Oops, ayun. Buruin nyo yung maliit. Ito pa pala yung mas marami. Ayan o. Ako apat. Ayan.
1, maliliit po yan pero nakangiti na po ako ngayon kasi na-expect ko ito ay 2 or 3 lang eh. Hindi ko na itatanggalin tong isa kasi masyadong man ano, pero kaya pa, kaya pa, kaya pa yata, ewan na. So hindi ko muna po tatanggalin to, pansinin nyo po yan, 2 pa po yan, pero hindi ko muna tatanggalin, maliit pa eh. So balik tayo dito sa isa naman. Ayan. Pwede nyo na pong hindi tanggalin yon, pero ayan, natanggal ko na eh. So ang gagawin ko po dyan, ibabalot ko po sa live sphagnum moss. Pag hindi ko po yung binalot, matutuluyan po yan, no? Ayan po ang sinasabi ko sa inyo, na huwag nyo munang tatanggalin pagka hindi pa po ganun ka-establish. Pero po, eh, natanggal ko po. Tinatinry ko pong tanggalin kasi. Kaya lang, hindi pa po ganun kalaki ito eh. So may chance po na matuyo po yan, itong mga traps niya na medyo mas malaki ng konti. At mag-produce na, na tumuloy po ito. Maliliit na po ipoproduce niyan. At unless, may ilagay po natin sa live sphagnum moss, baka po sakali na gumanda pa po iyan na mas mabilis. So, ito naman po ay itatanim po uli natin, no? So magpo-produce pa uli yan ng ilang plantlets. So sa maliit po na division na ano kanina na plants, so nakakuha tayo ng 1, 2, 3, 4, tapos meron pang isa po doon na dalawa yung nakakabit sa ano, sa isang rhizome. Mahirap po pong tanggalin yun, masyado pang green. So pansinin nyo, no, ang mother plant red na red, pero yung mga plantlets niya mga green pa kasi nga bago pa lang eh. So ayan po, etong walang mga growth point na division ay nilagyan ko po ng live sphagnum moss para po mas mataas yung chance na sila po ay mabuhay. Ayan. Tapos kuha pa tayo dito ng live. Ito pong ano na po to, mga live sphagnum moss na to. Galing na po yan doon sa mga propagation ng mga sphagnum moss po na nandito po sa ano na to, na nandito sa home pots na to, community pots. So ito pong maliit na to, ibabalutan uli natin ng ilang pirasong sphagnum heads at maling itatanong. Nakatawa to sa abeda. Bilis lumaki. Sanay po talaga sa arawan. Ito pong Rosabella na to, galing kay Rosel Ocampo. Outdoor grower din po siya. Kaya tuwing meron siyang re-release, lagi rin ako nakaabang kasi matitibay po yung plants eh, na galing sa outdoor. Hindi naman po ako sa nagiging bias. So to po yan. At maaaring na experience yun na rin, na mabilis pong lumaki yung mga outdoor grown pagka inalagaan nyo po ng maayos. Yung tipong i-indoor nyo na tapos may humidifier pa. So nagiging spoiled sila, mabilis sila lumaki. Kasi dito sa setup po namin, binapabayaan na po namin sila outdoor kung saan na arawan sila ng tanghaling tapat, maghapon. So sanay po sila sumbaga sa hirap. Kaya pag nakaranas po sila ng maayos na setup, indoor or outdoor, ay mabilis po silang nalaki. Pag sinabi ko po maayos na setup, yung may shading net na, tapos eh, may regular misting or humidifier po na nakakabit, mabilis pong lumalaki sila, no? Kasi pansin ko yan eh, may bumili po sa akin na, ano siya, beginner po siya ha. May bumili po sa akin ng ano, Venus flytrap. Tapos tinanim niya po yung maroon monster dun sa lugar kung saan hindi po naarawan ng tanghali, pero naarawan ng hapon at umaga, morning sunlight and afternoon sunlight. Ano ko, ang bilis tumaki po, no? Naunahan na po yung mga maroon monster po dito sa aking growing area. Kaya naisipan ko, sabi ko magpaglagay nga ng shading net, kung ano magiging difference. Kung sakaling pumangit yung mga ibang Venus flytrap, ang gagawin ko, lalagyan ko ng space para sa mga mahilig sa full sun at doon rin sa mga mahilig sa shaded.
So, i-stop ko muna po yung video. So, ayan, no. Tignan natin kung tayo po ay makakapag lipulings, no, dito sa ating mga mother plant. Kung hindi naman, ireripat na lang natin sila dun sa mga best spot dito sa ating compats planter. Ayan. Ito po ay mas mabagal lumaki kaysa dun sa isang mother plant. Pero sa totoo lang, mas malaki ito kaya nung una. Napalagay ko po, ito po ay nagdormant. Kaya mas nahuli siya. So, pag nagdo-dormant kaya dito sa Philippines, anong ginagawa natin? Advice ko po, kung sakaling napansin nyo na sobrang bagal nung growth, you know, meron na pala siyang mga konting small plantlet sa gilid. So, hindi ko na po siya i-divide. Kasi ayan po ay lalaki. Pag lumaki, tsaka ko siya tatanggalin. So, ganun lang. Pagka ano po, yun nga, pag nag-dormant po ang inyong plants, kayo nasa Pilipinas, ang gawin nyo lang, iwas kayo sa mas maraming tubig na water tray, or wag po nating hayaan na mag-water lag yung ating setup, no? Ang gawin nyo po ay misting na lang, no? Pansin nyo yan, mabagal yung growth niya. Mabagal yung growth niya. Tapos actually, yung growth po ng ano, yung masamang yung growth, mabagal po mag-produce ng ano, mga new traps. Pag ganun po nangyari, hayaan nyo lang. Ang mahalaga po, hindi po mabulok, no? Tuluyang mabulok yung inyong halaman. Tapos, ano, alagaan nyo lang po, ano? Huwag po muna kayong fertilizer, kasi baka po magkaroon ng algae, at ayun po yung magiging dahilan para magkaroon po ng pagkabulok yung inyong plants. Ito po may maliit na rin na plantlets, so hindi ko muna rin po gagalawin ito. Ibabalik ko po uli. So pag nakikita ko po na yung size po ng plantlets ay hindi pa po ka-divide-divide, no? Ano ba yung size na pwede nang i-divide? Pagka meron na siyang enough rhizome na pwedeng ihiwalay, let's say 5 rhizome pataas, dun po sa new growth, no? Bukod po yun dun sa mother plant, ha? Dun po sa new growth sa ano, pinaka-ilalim, sa gilid, sa pinaka-dulo, yung pinaka-old, pinaka-oldest part ng rhizome. Kung yung plantlets po na nakakabit doon ay mga 2-3 pa lang, huwag nyo muna pong tanggalin, kasi baka hindi po mag-survive yun pagka inihiwalay nyo sa mother plant, no? So, ganun po ginawa natin, hindi muna natin hiniwalay. At tinanim po natin uli. So, para hindi po siya, ito po kasi, oh, mabagal siya. So, para hindi po siya mabilis umitim, no? During dormancy, papalibutan natin ng live sphagnum moss. So, itong live sphagnum moss na pinalibot nyo, nilagay nyo sa paligid, ay kailangan nyo pong i-maintain na green or buhay. So, paano nyo po gagawin yun? Regular misting, no? Twice a day. Kung kayo po ay konti na lang yung tubig, no? Haduan nyo po ng regular tap water, yung inyong rain water. So, kung ang measurement ng rain water nyo is 20 ppm, nilagyan nyo ng tap water. Na magiging measurement niyan is around 60-80 ppm. So, lagdagan nyo lang uli ng konting rainwater para bumaba ng 80 below. So, pwede nyo na pong gawing ano yan, pandilig ng inyong mga carnivorous plant. So, ayan po ang pag-propagate ng Rosabella. So, soon enough, pagka naparami na po natin yan, siguro after few months, no, magre-release na po tayo ng pailan-ilan ng Rosabella. No, mabilis po naubos yan, kaya pasensya na po dun sa hindi makakakuha. Kasi hindi ko naman po i-release lahat yan, no. Yung mga lalaki lang po na mga ito po around this ano, group. Siyempre, hindi ko naman ibebenta lahat yan para po dumami yung aking mother plant. So, ayun lamang po. Gagawa po ako ng separate video
sa propagation po ng werewolf spawn, no? Para po hindi po humaba ng gusto itong video na to para sa Rosabella. So, bye-bye po. God bless.